sa ating pangunang sumbong atraksyon si Roseni Paisan. At 38 years old po siya at isa po siyang OFW sa Saudi. Nirereklamo po niya ang asawa dahil po sa pagpo-post sa TikTok, no? Mm. Kasama po ang kabet kung saan nakikita ng kanilang anak. Ang sister dito, Attorney Sam, no, kasal sa Muslim. Ito nga pong si Roseni at meron po silang isang anak na 5 years old. Okay, ang nilareklamo po niya ay si Ricky Miranda na isa nga daw pong Muslim. Masabi love. No worries, talker. Lahat naman ng sinabi mong kinain mo. Ayan, yan yung yung bagong girlfriend po ni Madalas, Sir Ricky. Nakatitig lang sa akin ang asawa picture ko. Picture ni Sir Ricky. Hindi ko lang shopping alam time with chef. Wow. Sabi ni Kabet. Nagsisisi na. Tapos nagka-picture nilang dalawa na nakakiss para po sa mga nakamonitor sa ating radyo ngayon. Picture nilang dalawa. O, ang sexy ni Madam. Naka-tube. Uy. Tube dress. Ma'am Roseni? Yes po. Okay, Ma'am Roseni, gaano katagal na po kayong kasal ni Sir Ricky? Ano na po, 8 years na po. 2014 po kami kinasal dito po sa Muslim. Kayo din po, Muslim po, tama? Opo, kasi converted to Islam po ako, year 2012. Ito po ba ang kabit ni Sir Ricky ay isa ring Muslim? Hindi po. At gaano katagal na po sila kaya na ganyan? Kailan niyo po ba nalaman ano po? Yan? Late 2018 sila na po, mga November 22. Tapos nalaman ko na lang po noong 2019 kasi umuwi ako ng Pinas ng anak ko kasi pinauna kami ng uwi ng asawa ko. Hmm. Doon pa ako sa Pinas, may nararamdaman na akong may babae siya. So okay. Wala lang sa akin yon. Bumalik ako dito noong April 2019, doon ko nalaman na may babae nga pala talaga siya dahil inano ko yung cellphone niya, tiningnan ko. At ano so, pong nakita niyo sa cellphone, ma'am? Yung mga conversation po nila, pero hinula po akong screenshot noon kasi yung cellphone ko na po na yun, nireset na ho ng asawa ko. Noong 2019, umuwi po yung asawa ko sa Pilipinas. Nagkita po sila, nagsama po sila ng 45 days. Yung mga picture po na naghalikan sila noong 2019 pa po yan. Nakasave lang yan sa akin, wala lang. Umuwi po sa nanay niya, pero yung nagsundo po kanya sa airport, ang kabit niya po. So hindi niyo po alam yon na umuwi siya? Alam ko po na umuwi, pero hindi ko po alam na magsasama sila. Eh ngayon po ma, magkasama pa rin po ba sila? Opo, magkasama po sila sa bahay ng nanay ng asawa ko kasi nandoon po nakatira yung kabit niya. Bakit naman po ganun? Bakit po doon mismo sa bahay ng nanay ng asawa ninyo? Kasi pinapalabas nila na inampon daw nila yung kabit ng asawa ko. Inampon? Kaya doon nakatira. Inampon daw ng nanay ni Ricky si Jennifer. Paanong inampon? Anong relasyon ngayon ng nanay ni Ricky doon sa Jennifer, doon sa kabit? Hindi ko po alam kasi ang lagi nilang pinupost sa Facebook, pinupost sa kung saan, inampon daw siya. Ang sabi ni Ricky, laging nagdidinayan, hindi ho nakikipag-usap sa akin ng maayos. Ang sabi niya lang, lagi niya lang sinasabi, Muslim ako, pwede akong mag-asawa ng apat. Sabi ko, oo, Muslim ka, pwede kang mag-asawa ng apat, pero dapat may consent sa akin at dapat yung babae mo, balo or walang existing husband. Meron po ba? Meron po, Amerikano po yung asawa ng Jennifer. Na-confirm niyo po yon, ma'am, na may asawang Amerikano itong si Jennifer? Yes po, may mga picture po silang nandito sa akin. Pero sabi nila yung Amerikano patay na daw, sabi naman ni Jennifer, nasa Amerika. Siya po ang may problema, silang dalawa. Nung umuwi siya nung March ngayong taon, nung March ngayon lang, nung March 15, alam po naman na doon siya uuwi sa babae niya. Okay ho yun, wala mong problema. Pero yung problema po, bakit po kailangang i-post sa TikTok nakikita ng anak ko at ng alaga ko dito. Yung alaga ko po mismo nakakita kasi di ko sila makikita. Binlock nila ako eh. Tapos sabi po nung alaga kong Saudiya, Kaina, come here, look, this is your daddy, Ricky. Why he has in another girl in Philippines? Grabe ho nang ganon. Tapos sabi ng anak ko, mami, sino yung kasama ni daddy na babae? Sabi ko, di ko alam, baka girlfriend niya. Sabi niya, how comes he has a girlfriend that you are his wife? Ilan po ba anak ninyo ni Sir Ricky, ma'am? Isa po, magdadalawa na po, kasulukuyan po akong buntis 3 months. Okay po kami, as in okay. Nung August ko pa po yan hinahamon na maghiwalay, ayaw niya, nagmamakaawa sa akin na huwag tayong maghiwalay kasi kawawa naman si Kaina, kawawa yung anak namin. Pero sinabi niya ba, nalalayuan niya na si Jennifer? No, wala ho siyang sinasabi. So ano pong gusto ninyo pong gawin natin ngayon, ma'am? Gusto ko po kung pwede paalisin yung babae niya doon sa nanay sa bahay ng nanay niya at mag-stop sila ng communicate.
At kung pwede, kasuhan po ho siya. Okay, sige ma'am. Ma'am, sa tingin niyo po, bago natin kausapin si Sir Ricky, bakit po kinukonsinte ng nanay ni Sir Ricky itong pangangabit ni Sir Ricky? Hindi ko po alam sa nanay niya kasi sabi ng nanay niya, hindi niya po daw ako gusto. Hindi po ba talaga kayo magkasundo ng inyong biyanan noon pa? Hindi po, kasi wala naman po ako, di naman po ako nakatira sa bahay nila kahit kailan. Nagbabakasyon lang po ako doon. Pumunta ako doon 2015 at nitong 2019. Okay naman po kami ng biyanan ko. Sila nga po, siya nga po ang unang nakakaalam na nagluko yung anak niya eh. Magandang hapon, Sir Ricky. Magandang hapon din. Sino po itong sinasabi po ni Ma'am Roseni na inyo daw pong kabit na si Jennifer? Siya po yung girlfriend ko nung 2018. Nagkasama lang kami ngayong nagbakasyon ako. 2019, nagbakasyon ako noon. 1 buwan lang. Saka ngayon uli kasi dito siya nakatira sa amin. So talaga na makikita ko siya. So magkasama nga po kayo sa bahay, sir. Tama? Opo, opo. Ano pong relasyon ng inyong ni Jennifer sa inyong nanay? Ang sinasabi daw po kasi ay inampon na ng inyong nanay itong si Jennifer. Ano yun? Bali ano po siya? Bali si Jennifer kasi wala na siyang husband. Yung husband niya nasa Amerika na. Iniwan na siya ng husband niya. Sumama na siya dito. Dito na siya. Kasi yung nanay ko, kailangan niya ng caregiver. Yung mag-aalaga sa kanya dahil 70 years old na yung magulang ko. Inabandon na kasi siya ng asawa niya. Kaya dito na siya. Bali, inampun na siya ng parents ko, si mother ko. Para may mag-alaga sa kanya. Pero ang kanilang kasal po ay dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas. So, ang kasal nila ay sa Pilipinas at ito ay hindi pa napapawalang visa. Hindi pa. Sabi nga po sa batas po ninyo, po pwedeng mag-asawa ng isa pa kung balo or may walang existing husband. Tama? Tama. So si Jennifer ay hindi naman balo dahil buhay pa ang kanyang asawa. At hindi rin... At even if sinabing wala na dito sa Pilipinas, eh meron pa rin siyang existing husband dahil existing pa rin yung kasal nila. Tama, sir? Tama. So, hindi po pwede? Hindi talaga pwede. Pero ang point ko dito, ang point dito, may asawa pa akong iba. Hindi lang si Roseni. Okay. Pang ilang asawa niyo po si Ma'am Roseni, sir? Pangalawa. Sa Muslim, dyan, sa Muslim country. Tapos yes, yung pangatlo, po? Sa Christian Christian dito sa Pilipinas yun. So ilan po talaga ang asawa niyo, sir? Tatlo lahat ang asawa ko. Isang namatay, pangalawa si Roseni sa Muslim, pangatlo si Dorothy. Si Dorothy, Muslim din? Muslim marriage hindi din yun? Po. Christian, Catholic. Paano po nangyari yun, sir? Pwede po ba yun na Catholic? Pwede yun kasi di ba, nung nawido ako, pag kumuha ka ng senomar, walang ang lalagay sa senomar mo is widow. Pero sir, pangatlo niyo po yung Dorothy, tama? So nauna si Roseni? Oo, nauna si Roseni pero sa Saudi, hindi sa Pilipinas. Sa Saudi kayo nagpakasal? Opo, sa Saudi. Mas naunang legal si Dorothy bago siya dahil late na niya translate dito sa Pilipinas yung marriage namin. Pero na-register na po yung kay Roseni dito sa Pilipinas? I think last year. 2016 pa po yun na-registered kasi nanganak po ako kaya kailangan no, ng report of marriage. 2016 yun, Ma'am Roseni, pero yung kasal niya kay Dorothy, anong taon? 2015 po at di ko din po alam nagpakasal po siya doon. Ah, hindi sinabi sa inyo? Hindi po. Nalaman ko na rin din po sa social media na nagpakasal siya doon. Kinasal ho kami 2014. Nagpakasal siya doon sa isa 2015. Pero yung kasal ho namin nalit lang po ng registered 2016 na pagpanganak ko po sa anak naming si Kaina. Si Attorney Rolando Abo, Director for Bureau of Legal Affairs, National Commission on Muslim Filipinos. Attorney Rolando, magandang hapon. Pwede ko matanong kung yung first marriage ni nung lalaki was celebrated under Islamic law? No, it's Catholic law. Catholic law. What about yung second? Yes. Second is Muslim in Saudi Arabia. Tapos yung third? Third is Catholic again sa West. So hanggang doon lang? Municipal. Hanggang doon lang po. So tatlo yung asawa mo, sir?
Tatlo yung asawa ko. Yung first wife mo patay na. Patay na. Tapos yung second wife mo, buhay pa. Yan. Siya yung nagre-reklamo. Second wife mo, I mean third wife mo, buhay pa rin. Apo. Tapos yung second wife mo na yan, ay meron siyang kasal sa isang sa with another man? Yes. Subsisting pa yun nung nagpakasal kayo under Islam law? Apo. Existing. Buhay po yung kasal ninyo kasi merong subsisting marriage yung second Tama. Wife mo eh. Okay, tanungin po natin Attorney Rolando na si Ma'am Roseni. Ma'am Roseni, totoo ba yun? Meron ka daw asawa nung nagpakasal ka kay Sir Ricky? Meron po akong asawa pero yung kasalo namin wala po, hindi po na ano sa PSA. Wala pong PSA na lumabas yung kasal ko sa unang asawa ko po. Ah, so meron kang nakuhang senomar nung nagpakasal ka kay Ricky? Hindi po kailangan ng same number sa Saudi. Pero meron ka, na-register o hindi, Ma'am Roseni? Hindi po, na-register yung... Paano po kapag ganito yung sitwasyon? Hindi daw po lumabas yung, hindi daw po na-register yung kasal ni Roseni, kaya daw nung nagpakasal siya kay Ricky, wala pa talaga siyang asawa. Hindi, kasi yung registration is just a mere, ano eh, subsequent act after the marriage eh, na nagpakasal sila. So, hindi ko lang alam kung anong effect nung hindi nila niregister yan. Kasi sa Islam kasi, parang ano yung registration eh. Pag kinasal kayo ng imam, talagang kasal na kayo. Kahit hindi nyo niregister, accepting kayo sa community na mag-asawa na kayo. Pero ang tanong ko lang, Ricky, si Ricky, Miranda. Kung talagang Muslim siya, bakit siya nagpakasal doon sa... Catholic. O, sa Catholic. Yun nga po din yung tanong ko kanina, hindi, attorney. Hindi po pwede po yung gano'n. Kasi kung Muslim ka, hindi ka magpapakasal sa under Catholic rights, sa Muslim rights din. Ano pong effect nun, attorney, sa Sharia law, pag sa inyo, kung gano'n ang ginawa, nagpakasal under Catholic rights? As if hindi siya ikinasal sa Sharia. Parang as if na wala siyang kasal dun sa pangatlo niya. I mean, in the eye ng sa Sharia. Okay, pero ito pong kasal po nila ni Ma'am Roseni, kanina po kasi sinabi nyo, void to, kapag may asawa talaga si Roseni nung kinasal Opo, sila. Opo, kasi may subsisting marriage yung babae. Yun ang problema dyan, Ma'am Roseni. O, Islam kasi, kasal ako dun sa pangatlo, sir. Lalaki lang pwede magkaroon ng subsequent marriage, hindi pwede babae. Pero let's just say po, Attorney Rolando, no, na si Roseni ay hindi kasal kahit kanino at valid yung kasal nila ni Sir Ricky. Ngayon, meron siyang pinag-iinitan po na kinakasama ni Ricky. Opo. Sa under po ba sa inyo, sa Sharia law, pwede bang kasuhan yon ni Mama Roseni? Yung kasi parang, kinakasama? Ano yun, parang, tawag dito, parang zina yung pang third niya kasi hindi sila nakasal sa Sharia eh. Dapat magpakasal sila sa Sharia, although nakasal na sila sa Catholic. Kasi kung Muslim ka, tapos nagpa-convert ka sa Islam, nagpakasal ka sa first wife mo o second wife mo, and then subsequently, nagpakasal ka na naman sa Catholic, under Catholic rights. So parang, making a mockery of the Sharia. Muslim ka pa naman, hindi ka faithful sa inyong batas at sa inyong paniniwala. Ginagamit mo lang ba yan para marami kang babaeng makuha sa Ricky? Exactly. Paano yun, Attorney Rolando, pag ganun, if he's making a mockery of the Sharia law? Yun na nga eh. Parang ano lang siya, nag-Muslim lang siya sa papel, yun ang mahirap po, ma'am. Meron po kayang mga sanctions doon, Attorney Rolando, para mas ma-inform din po yung mga nanonood at nakikinig sa atin na huwag pamarisa ng ganitong gawain. Ayaw po, hindi po dapat ginagawa yung porkit ang religion namin, we are allowed to contract subsequent marriages up to 4, ay hindi naman pwede pong gagawin ng mga non-Muslim yan na magpipretend na nag-Muslim ako, and then I'm allowed as my privilege na to have at least 4 wives at the same time. And then, sir, pwede yung ganun. Opo, ano kayong pwedeng sanction doon? And ang problema kasi dito, nagpakasal siya sa Catholic, tama? Tapos ngayon, nambababae siya. So, ma'am, yung kasal niya ba sa Catholic, assuming na for the meantime, recognize natin yun. Nag-file ba siya ng notice doon sa wife niya na mag-contract siya ng subsequent marriage? Wala po. Actually, ang nangyari po daw, sabi ni Ma'am Roseni, hindi po siya in-inform ni Sir Ricky na meron siyang existing na marriage under Catholic rights. Nauna po yung
kasal sa Catholic rites eh. Bago yung kay Roseni sa Muslim. Ay, oo. Matatablan po siya ng bigami eh. Tapos dahil meron pa siyang kinakasama na naman ngayon at inamin naman niya kanina yon at nakapost yan sa social media lahat. Ay, mas malala, concubinage, isa pang kaso. Oh. At syempre, Bausi. Oo, Bausi. Ayun, at nakakalungkot po no, na sabi niyo nga kanina, mockery of the Sharia law. Sa inyo po ba, meron pa po bang pwede nating idagdag na sanction under the Sharia law itong ganitong ginagawa po ni Sir Ricky Miranda? Well, siguro hindi namin ma-accept na talagang Muslim yan si Ricky pag ganyan. Kasi yung practice na ginagawa niya is not in accordance with the Islamic teachings. Opo, napapasama eh. Nakakita ng Muslim na magpapakasal sa under Catholic. Okay. Catholic rites. Yun nga po. Narinig mo yon Sir Ricky. Nakakahiya ka. Dapat sana pinapangalagaan mo yung pagiging Muslim mo. Ginagamit mo pa ata para mang-abuso ng iba. Kasi po, bali noong 2014... kinasal kami sa Saudi. Nung umuwi ako sa Pilipinas, 2014, nung umuwi ako ng Pilipinas sa 2014, hindi na siya nagparamdam sa akin. Eh, hindi ko rin alam na makakabalik pa ako ng Saudi. Sir, hindi yun excuse. Anong hindi nagpaparamdam? Ang kapal na mukha mo? Kapal na mukha mo, no? Napaka-lame excuse naman nun, Sir Ricky. Buntis nga itong asawa mo 3 months eh, tas hindi nagpaparamdam. 2014 po yung sinasabi ko. O kahit na. Na mo, wala tayong ano na hindi nagpaparamdam dahil lagi ako nagpaparamdam sa iyo. Yan okay, lang lagi yung okay. Pinagmamayabang ako naghahabol sa iyo, di ba? Huwag kayong mag-alala, Ma'am Roseni, yung mga ganong excuse, hindi naman yan, wala naman yan, wait. Ano ang gusto mong mangyari ngayon? Kasuhan po ho sila. Yung ba, lahat yung anak niyo po. Na pwedeng ikaso sa kanila, kasuhan, ikaso po. Yung sa mga anak niyo ba, sinusuportahan niya yan? May sustento ba ang mga bata? Walang problema dahil nagsusuporta ho siya sa anak namin. Okay. Wala ho problema sa suporta. Pero yung bata po ngayon, alam niyo po ba, Tony, na yung bata ngayon laging nagigising sa alanganing oras ng gabi at laging nakatabi sa akin. Dahil sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sabi niya, bakit si daddy ganyan? May babae. Okay, huwag kayong mag-alala, ma'am. Oo, sa Bausi naman, no, madadagdag natin yung fact na nagkakaroon din ng emotional abuse at damay din yung mga bata. Titignan din natin kung meron din siyang RA 7610 na violation. As of now, Sir Ricky, meron kang kaso for bigamy, concubinage, Bausi. Hindi naman po pwede na gagamitin mo yung iyong pagiging Muslim. Mali po yung ginagawa ninyo. Lagi niya pong pinapangalandakan na Muslim siya, pwede siyang mag-asawa ng apat. Opo, pwede siyang mag-asawa ng apat, pero may do and don'ts pa rin po sa pag-aasawa. Hindi po alakol na mag-aasawa. Pangit naman po yung ganun, no, na gagamitin yung pagiging Muslim para makapang-abuso, makapang-loko, Sir Ricky, nakakahiya ka. And pwede po bang kasuhan din yung kerida niya? Pwede po, ma'am. By the principle of conspiracy, lagi po naming sinasabi, pwede siyang madamay sa kaso ng Bausi. At sa concubinage, damay siya, destero. Pero sa Bausi, meron siyang kulong. Sa bigami, tignan po natin. At niya po sa TikTok na lagi niyang sinasabi, lawlaw na daw yung ko, nakita niya na daw lahat kasi pinakita ni Ricky lahat-lahat ng buong katawan ko. Teka lang, ma'am. Sino po nag-post niyan? Yung Kabet o si Sir Ricky? Ang Kabet niya po, ma'am, nasa TikTok po. Gumawa pa ho siya ng video na sinabi niya na lawlaw na yung suso ko. Inahing baboy daw ako. Paanak daw ako ng paanak ko. Kanino. Meron pong video. Inahing baboy daw ako. Pamilyang baboy daw kami. Pati yung pamilya ko, idadamay niya. O sige, dagdagan na lang din natin, no, for cyber libel o kung ano man. Bausi din yon. Hello? Attorney Abo? Opo. Meron po ba kayong huli pong mensahe? Para po kay Sir Rick. Gusto ko lang po sanang iparating sa mga non-Muslims tapos na kung talagang nagpapa-convert sila because they really want to change their faith into Islam because perhaps may nakita sila sa Islam na maganda, ay talagang dapat itawag nila, i-implement nila ito, isakatuparan nila sa buhay nila yung pagiging Muslim. Hindi po para lang sa facility na meron kang privilege na magkaroon ng hanggang apat na asawa. Huwag naman po, intindihin po natin po yung, meron po tayong PD 1083 kung saan nandun po yung mga procedure kung paano kayo magko-contract ng subsequent marriages. Like yung nasabi natin kanina na magpapadala ng notice dun sa wife or existing wives
kung saan nakatira, sa Sharia. Ayun, maraming salamat po, Attorney Rolando Abot. Naghihikab pa po, sir, eh. Ano, parang wala lang sa kanya. No, chill lang. Walang manners yan, eh. Kasuhan na natin to, Ma'am Roseni. Parang wala lang naman sa kanya, eh. No? Yes po, kasuhan na yan. Okay. Kapal na mukha niyan. Kala mo kung sinong mayabang. Sir Ricky, parang inaantok ka. Marami kang time siguro matulog sa kulungan pag nagkataon. Meron ka pa bang gustong sabihin? Parang maangas ka kasi talaga, eh. So, bali hindi na ako makakabalik ng Saudi. Maangas yan kasi nandyan sa Pilipinas. Pero pag nandito po yan sa Saudi, para po yung basang sisiw. Wala ko pakialam dyan. Bahala yan sa buhay niya. Makulong na siya. Oh, so dahil dyan, hindi mo na ako pababalikin ng Saudi. Di ba, bumalik ka kung gusto mo. Anong pakialam ko? Kung bumalik ka, hindi bumalik ka. Pero kakasuhan pa rin kita. Hindi na siya makakabalik. Paano yung mga ano ng ano mo, mga anak natin? Hindi po, buhayin ko yung mga anak natin. Bakit? Sana inisip mo yan bago ka nagkabit dyan, bago ka nagpost po sa TikTok na nagyayabang kayo. Imbis na humingi ka ng tawad o magpakumbaba ka, wala ka talagang pakialam. Ang yabang mo pa. Gusto namin yan, favorite namin yung mga mayayabang, eh. Yung mayabang ka lang ngayon, eh. Tignan natin. Tignan natin pag nandiyan na yung kaso. Ang iniisip ko dito, Sir Ricky, yung mga anak mo, natotrauma sila sa ginagawa nyo ni Jennifer. Na pinapakita nyo pa sa TikTok yung mga pinagagagawa nyo. Eh sabi na nga ng National Commission on Muslim Filipinos, mali ang ginagawa mo. In the first place, yun nga, Muslim ka, magpapakasal ka under Catholic rights. Binabastos mo yung sarili ninyong batas bilang Muslim. Nakakahiya ka. Ikaw pa mayabang. Pati Chikinini, pinagmamayabang sa TikTok. Okay, di sige. Pati yung mga pinagsasasabi mo dito kay Ma'am Roseni, binigyan ka ng anak nito tapos lalaitin mo yung katawan niya after? Ganyan ay, eh. O buntis pa, buntis ay, pa ngayon. May sinabi ba akong siya yun? May video, di ba? Akong siya yun? Wala po. Wala pong nakapangalan na siya yun. Totoo ba yun, Ma'am Roseni? Wala nakapangalan. Eh, sinong tinutukoy ng kirida mo? Okay, sige. Okay. Basta titignan natin lahat ng ebidensya, Ma'am Roseni. Magpapail na lang tayo ng kaso. Total, ganito naman ang attitude ni Sir Ricky. Kailangan turuan ng leksyon to. Huwag niyo pong ibababa ang inyong telepono, Ma'am Roseni, ha? Sasaluhin po kayo ng mga staff. At alagaan niyo na lang po yung mga anak ninyo. Gusto naman po nilang ma-stress ako para makunan ako, eh. Nako. Sige. Sila na lang stressin po natin, ma'am, okay? Para wala na silang energy, stressin kayo. Salamat din, Sir Ricky. Okay, at maraming salamat, Attorney Rolando Abo, Director for Bureau of Legal Affairs, National Commission on Muslim Filipinos.